paano ka nga ba mamahalin ng sobra ng taong mahal mo? Today, isishare ko sa inyo kung paano ang pamamaraan, kung paano ka mamahalin ng sobra ng taong karelasyon mo. Marami nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga ginagawa kong pamamaraan, kung bakit hanggang ngayon ay kami pa rin ang aking mister dahil karamihan sa mga kabatch namin ay hiwalay na. Simpleng-simple lang, kasi na hanggang ngayon nakikita nila kung gaano kami ka-sweet, kung ano yung mga pinagdaanan namin na hanggang ngayon ay kami pa rin. Marami nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga ginagawa ko at ano ba mga sikreto kong pamamaraan. Simple lang guys. Bibigyan ko kayo ng 7 dahilan at 7 paraan kung paano kayo mahalin ng sobra ng taong mahal nyo. Number 7. Huwag na huwag mong ipapakita sa relasyon mo na sa kanila lang naikot ang mundo mo. Dahil kapag nakita nilang sa kanila lang naikot ang mundo mo, lumalaki ang ulo nila at doon na yung hindi ka na nila iintindihin kasi alam nila na sobrang mahal mo sila. Number 6. Dapat lagi kang balance, huwag labis-labis. Halimbawa, dumating ang mister mo or dumating ang boyfriend mo. Huwag mo ipapakita sa kanya na atat na atat ka na sa kanyang makita siya. Or kaya pag sa mister mo, huwag mo masyado siyang i-assist. Hayaan mo siyang matutong kusang kumilos kasi kapag lalo mo siyang ina-assist at nakita niya na sobra-sobra ang pagmamahal mo sa kanya, aabusuhin ka niya. Lahat ng bagay guys na sobra ay masama. Number 5, huwag mo mayat-maya siyang i-text guys kasi naiirita siya. Alam nyo ba guys, ang nagmamahal, nandun yun lagi yung tiwala guys. Hindi mo kailangang mayat-mayain siya i-text or itanong kung sinong kasama niya. Huwag ganun guys kasi hayaan mo siya. Kung talagang mahal ka ng isang tao, siya mismo ang magsasabi sa'yo ng totoong nangyayari, hindi yung ikaw pa mismo ang magtatanong sa kanya. Number 4, kung nagpaalam siya sa'yo na kung saan siya pupunta, maniwala ka sa kanya guys. Huwag kang tanong ng tanong. Tapos kung halimbawang umalis man siya, huwag kang paranoid na maya't maya tawag sa kanya kung nasaan siya, kung sinong kasama niya. Huwag mo uugaliin yung guys kasi alam nyo ba yung pagsasama, kailangan lagi nandun yung tiwala ninyo. Kasi dapat hindi toxic kasi mahirap yung ganun. Parang toxic, parang ang pangit ng dating kung nagsasama kayo pero wala kang tiwala sa kanya. Kaya huwag nyong gagawin yun guys kasi ang pagsasama ay dapat masaya, hindi yung ganun, walang tiwala sa isa't isa. Number 3. Guys, hindi pugit magkarelasyon kayo, mag-asawa kayo, mag-boyfriend kayo, kukunin mo ang password ng cellphone niyan, kung ano man ang Facebook, lahat ng application niya, kukunin mo mga password. Maling-mali yun, guys. Alam nyo ba nakakasakal yun? Kapag ginawa nyo yun, guys, kahit na sabihing ibinigay sa inyo, pero sa kalooban niya, masama ang kalooban niya, or sabihin niya, okay lang yun. Pero sa loob niya, wala kang tiwala sa kanya. Kaya, guys, imbis na siya itodo-todo magmahal sa'yo, nandun din yung alinlangan din siya kung dapat ka ba sa buhay niya. Kasi, alam nyo ba ang isang relasyon, dapat tiwalaan talaga yan eh. Hindi nakakasakal. Mahirap talaga sa isang relasyon yung sinasakal mo yung isang tao. Oo, ngayon, papayag siya. Pero paano bukas? Paano pag nainis siya? Or paano pag nakahanap siya ng mas mabait at may tiwala? Paano na lang yan guys? Kaya kailangan hindi ka ganun. Number 2. Huwag na huwag kayong magiging sobra-sobrang silosa. Guys, kung nakakaramdam kayo ng selos o kaba na parang meron siya, pigilan nyo guys ang sarili nyo. Basta kalma lang kayo, sabihin nyo sa kanya na may tiwala siya. Huwag nyo siyang raratratin, huwag nyo siyang pangungunahan ng salita na baka may iba siya. Kasi ama, laging katwiran ng mga yan, kaya sila ng babae dahil lagi mo sinasabi. Ikaw pa lagi ang sisisihin niya guys, kaya dapat nandun na yung laging tiwala. Ngayon, kapag nag-share siya sa'yo, sabihin mo may tiwala ka sa kanya. Laging may tiwala sa kanya. Huwag kang mangunguna sa kanya. Huwag mo siyang raratatin. Huwag kang maging nagger. Para kahit may ginagawa siya, kung may ginawa man siya, makukonsensya siya guys. Promise, gawin niyo po to. Makukonsensya siya. Siya mismo ang amin sa'yo at sasabing hindi na uulitin. Number 1. Love yourself.
Guys, walang ibang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw lamang. For example, may gustong gusto kang pampaganda pero hindi mo binili dahil inuna mo siya. Ngayon guys, na-lotion ka na. Dumaan ang panahon, laging ganun ang ginagawa mo. Ngayon, nakakita siya ng mas maganda. Ngayon, saan ka na? Kawawa ka. Kaya guys, bago mo siya unahin, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Yun po ang mga sikreto kaya nagtatagal ang isang relasyon. Lagi pong balance, huwag pong lalabis kasi lahat po ng labis ay nakaka-toxic. Hindi po maganda sa isang relasyon. Ang isang relasyon ay nagmamahalan, masaya, may freedom. Hindi po yung sinasakal. Yun lamang po guys, sana po yung makatulong po ako sa inyo at wish ko po na lahat na relasyon ay mag-grow at laging masaya. Thank you po sa panonood!